Pinuri ng liderato ng Kamara ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Coco Levy Trust Fund Act. Ayon kay House Speaker Lord Alan Velasco, ang Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay isa ng ganap na batas. Aniya nagpapasalamat sila kay Pangulong Duterte sa paglagda niya sa nasabing panukalang batas na magtatatag ng isang trust fund kung saan ay direktang makikinabang ang mga magsasaka ng nyog mula sa multi-billion pesos coconut levy funds na nakolekta sa panahon ng Marcos administration. Bilang isa sa mga pangunahing may akda ng bill, umaasa si Velasco na ang matagal ng panukala ay makatutulong ng malaki sa buhay ng mga magnunyog at kanilang mga benepisyaryo na napakatagal ding panahong pinagkaitan sa nasabing pondo. Nasa 3.5 million coconut farmers mula sa 68 coconut producing provinces ang inaasahang makikinabang sa batas. Pangunahing layunin ng Republic Act 11524 na palakihin na ang kinikita ng mga magnunyog magpapagaan sa kahirapan, itaguyod ang social equity at isulong ang rehabilitasyon at modernisasyon ng industriya. Sa ilalim ng bagong batas, ang trust fund ay pananatilihin sa loob ng 50 years sa ilalim ng Coconut Farmers at Industry Development Plan na babalangkasi ng Philippine Coconut Authority. Binibigyan ng batas ng mandato ang Bureau of Treasury na ilipat sa trust fund ang 10 billion peso sa unang taon at karagdagang 10 billion peso sa ikalawang taon habang tig 15 billion pesos para sa ikatlo at ikaapat na taon at 25 billion pesos sa ikalimang taon. Ang 5 billion pesos naman mula sa trust fund ay gagamitin para sa planting at replanting ng hybrid coconut seedlings, pagsasanay ng mga magnunyog at kanilang pamilya at iba pa. Ang Department of Finance ang itinalaga bilang manager ng trust fund.